Yow, kamusta mga kami-sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, Rives excited na. Pag-uusapan na din natin, Lakers kukuhanin si Jonas Valanciunas. Dahil nga sa naging performances ni Austin Rives last season, ay sobrang daming opportunity nga ang natatanggap nito ngayong off-season. Una nga dyan ay nagkaroon siya ng malaking kontrata sa Los Angeles Lakers. Tapos ngayon nga ay naimbitahan na ito na maglaro para sa Team USA sa darating na FIBA World Cup, na kung saan, magbabukas na naman ng panibagong opportunity para sa kanya dahil mas maari siyang kumita dito ng pera, at mas lalo pang ma-expose sa buong mundo ang kanyang skills at talent sa paglalaro ng basketball. Kaya naman nagsalita na nga rin itong si Austin Rives patungkol dito, at ayon nga dito ay, sobrang laking bagay nga daw ang makapaglaro para sa kanyang bansa. Obvious naman daw na may laban sila sa paparating na FIBA World Cup dahil nga sa kanyang mga kakampi na sobrang gagaling rin. Kaya naman sobrang excited na nga ito na maglaro, at sana nga daw ay mas matuto pa siya dito, at sana nga rin daw ay manalo sila. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala dam ako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan, patuloy pa nga rin na naghahanap ng isang center ang Los Angeles Lakers ngayong season, upang makasama nga ni Jackson Hayes sa center position next season. Kaya naman nagsagets na nga ng isang trade ang Lakers para makakuha sila ng isang legit center ngayong offseason. Subalit isang paalala muna mga kami sports, na ito nga ay isang trade idea pa lamang na galing sa mga NBA experts, at hindi ko nga ito gawa-gawa lamang. Sa trade idea nga na ito, ay magkakaroon lamang ng one-on-one trade, na kung saan, makukuha ng New Orleans Pelicans si Rui Hachimura. Habang makukuha naman ng Los Angeles Lakers si Jonas Valanciunas. Na para nga sa akin mga kami sports, na kung ako nga ang tatanungin, ay 50-50 ako sa trade na ito, dahil kahit nga magkaroon sila ng isang legit center na maasahan pagdating sa opensa at depensa, ay mababawasan naman ang kanilang firepower sa opensa na manggagaling off the bench, kaya naman maaring hamina nga ang kanilang kupunan pagdating sa opensa, kung sakaling gagawin nila ang trade na ito. Subalit kung ikaw ang aking tatanungin mga kami sports, sang-ayon ka ba sa trade na ito? Mag-comment lang. So, ayon lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.